Will. At yes. Good morning sa lahat ng mga kasamahan natin. Good morning, Atty. G. Will, oo. Yes. Good morning, yes. Oh, tatalakayin natin ngayong araw to. Siyempre, kanina narinig ko kayo dyan na tinatalakay nyo yung FOI. Ako naniniwala, napakagandang step ito. Pero naniniwala rin ako, magkakapahirapan tayo dito sa plenary. Hindi, palagay ko, hindi... Well, base kasi sa mga nangyari dati, palagay ko i-delay din nila sa plenary at baka hindi rin ma-aprubahan na naman. Pero at least napakagandang simula yon, nakatulad na nangyari nung dati-dati na andiyan si Kong Erin sa Kongreso na ipasa sa committee level, pero sa plenaryo medyo pahirapan yan at yeah, magkakaroon ng mahaba ang debate at lahat ng klaseng delays ay i-adapt dyan. Kaya nga sana magkaroon man lang ng ano, ng dikta o instruction o political will ang ating administrasyon na maipasa na itong FOI na to. Yung mga concerns ng mga makabayan groups, katulad halimbawa yung mga sinasabi sa paglalabas ng SALN, mga exceptions to the rule lang naman yan eh. Ang importante na lang, maipasa na ito, and then later on, tingnan na lang natin kung kinakailang magkaroon ng amendments, kung kinakailang magkaroon ng pagsususog. Pero ang importante, mailabas na yan. Napakatagal na nung FOI bill na yan. Hanggang ngayon, natutulog pa sa ating Kongreso. Mm-hmm. And of course, Attorney Gino, yan FOI bill na yan. Mm-hmm. I think pagka naipasa yan, it will really answer a lot of questions. Di ba yung parang masasabi natin yung general gray area, malaki na rin ang magiging ano. It will clear the air out, I think. In a general sense. Tama yan, Will. At saka ang importante naman para sa akin, ha, doon sa mga kababayan natin na naghahanap sa ating mga elected officials, na ilabas man lang nila yung kanilang SALN, yung kung ano yung mga pag-aari nila, o kahit pa yung mga bank accounts nga eh, sa bandang Holy Will, nasa kanila yan eh. Hindi na natin kinakailang iobliga sila sa pamamagitan ng batas. Mm-hmm. Siguro, pagka sila ay humaharap sa atin at kinukuha ang ating boto, hinihingi ang ating boto at nagmamakaawa sa atin, siguro i-demand natin, willing po ba kayong pumirma ng isang waiver para ilabas nyo yung inyong SALN pag kayo nahalal na, o kaya naman mag-waiver po tayo para makita natin ang inyong mga deposit sa bawat sa iba't ibang bangko. Sa aking palagay, hindi mo kinakailang isabatas yung bagay na yan. Yes. Kung ikaw ay lingkod publiko, ilabas mo yan at all costs. Dahil wala ka dapat itinatago, dapat transparent ka, dahil sa bandang huli, pinagkatiwalaan ka ng mamamayan. That's true. At kung alimbawa ang desisyon mo, yun nga maging to be a public service, you have to be open to anything. Kung hindi, then you might as well not get into it. Tama yan, Will. Meron lang isang tatalakayin, isa ka na maiksi lang, Will. Hindi kasi natatalakay sa mga sa media, but yung kasing issue ngayon na may proposal diyan sa Senado na gawing wifi free ang buong Pilipinas. Para sa akin lang, napakagandang proposal diyan. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga techie at saka yung mga gumagamit ng internet at saka yung ngayon kasi modern na world na tayo. Kaya lamang, napakalaki kasi ng gagastusin natin dito at mukhang maa-aprubahan ito sa ating Senado, Will. Napakalaki ng gagastusin natin, and yet, dapat din po natin tandaan, madami pa po tayong lugar sa buong Pilipinas na hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nga nakakakita ng, hindi pa nga nakakaramdam na may kuryente sila. Napakalawak ng kahirapan at taggutom. Bakit natin uunahin ito? Siguro sa mga modern cities katulad ng Manila, Cebu, and such other cities in the entire country, pwede siguro yan, lalong-lalo na sa pag-attract natin ng turista at saka yung sa greater interaction. Pero, sa mga rural areas, hindi naman natin sinasabing napaka-backward the wheel. Pero, sana naman unahin ko ano yung basic doon. At ang mga basic doon, yung una yung trabaho. Pangalawa yung pagkain. Pangatlo yung pag-aaral. Yan yung mga basic na pangailangan ng mga mamamayan natin kumpara dito sa sinasabing totoo, wifi. Totoo. Oo. At saka yung kalusugan, di ba, Attorney G, importante rin yun. Yun. Packaged in with all of that. Tama yan, Will. Pagkatapos may problema pa tayo na hindi malaman kung bakit binili yung medyo murang-murahin na vaccine, samantalang merong vaccine naman na mas maganda, kapiraso lang ang diferensya, hindi yun ang na-procure ng ating Department of Health. Mm-hmm. May mga katanungan na ano pa talaga ang priority natin? Hindi natin malaman. Dapat siguro ano ba yung i-detalye natin? Kahirapan, kalusugan, at trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Okay. Kaya yun yung ilang ating mga tatalakayin ngayon at syempre yung unconstitutional na budget daw natin mamaya. Okay. Ating hahabaan ng diskusyon natin dyan. Okay, so take it away, Attorney G. Thank you very much, Will, at sa mga kasamahan natin.